Serbisyong Lubos sa 882. Isang oras na siksik na balita, panayam at impormasyon. Narito ang broadcaster na subok na sa paghahatid serbisyo, Vic De Leon Lima. Friday ho ngayon. Today is December 17. Ako, ilang araw na lang? Walong araw na lang ho. Magpapasko na. At kailangan medyo konting sigla tayo. Bagamat, marami po tayong hinaharap ng mga balakid, ng mga problema. Pero yan ho'y siguradong malalampasan po ng Pilipinas. Magandang umaga ho sa inyo. Friday ho tayo. Light tayo. Light. Tignan natin kung ano hong mararating natin ngayong araw na ito sa loob ng isang oras. Ako po si Vic De Leon Lima, ito po ang Serbisyo Lubos sa 882. Of course, hindi po natin iniaalis yung sinapit po ng ating mga kababayan dyan po sa Visayas at Mindanao. At hanggang ngayon, marami pa rin yung lugar ang pinabayo. Pagamat ito, ibinaba sa signal number 3. Wala na yatang signal number 4. Ibinaba na ako sa signal number 3. Pero malakas pa rin ang mga pag-ulan. At inaasahang baka bukas or Friday or Sunday, lumabas na ho itong bagyong si Odette na talaga namang grabe ho, grabe, napakalakas. Like for example, yung Bohol, parang first time daw nila makarana siya. The worst was na signal number 3, pero ngayon umabot sila ng signal number 4. Pero okay lang ho yan. Basta importante, ang magandang balita, so far, wala hong naiulat na nasawi, nasaktan. Well, bagamat marami ho talaga sisirain ari-arian yun sa lakas po ng hangin at ulan. Pero sige lang ho. Laban lang ho tayo at sa kabila po ng inilalaban natin dito po sa COVID-19. Mag-ingat lang po tayo, mag-ingat ha. Sinasabi nga ho wala pa hong balak ang pamahalaan. Until December 31 nga, tayo ho alert level 2 because of this Omicron variant. Ngayon, yung ibang departamento, itinutulak na ho yung face-to-face classes expanded. Naintindihan ba ho nila yun? Ha? Meron ho tayong banta ng Omicron na talaga hong mabilis na nakakaaway. It's a good thing. Itong dalawang pumasok sa ating bansa, negative po yung kanilang mga nakahalubilo at sila po yung naka-quarantine. At sana gumaling din ho, ano? Talaga matapos na ito. And then, higpitan pa ho ng gobyerno ang measure para ho mapigil ang pagpasok niya. Marami naman ho tayong bansa na hindi muna pinapapasok sa ating bansang Pilipinas dahil nga ho dyan sa Omicron variant. Bagamat yan ho'y talagang napakabigat na problema worldwide. I was watching CNN. At talagang ang bansang Europe, mataas ho ang kanilang kaso. Ang Amerika, meron hong mga ilan-ilan. At talagang this will really be a variant of concern. At sana ho, ito na ho ang huli. Diba? Ito na ho ang huli. And in fairness to the government, I think we've learned our lessons. Alam na ho natin ang gagawin. Alam na ho ng gobyerno ang gagawin. Talagang doble, triple pag-iingat ko. Doble at tripling pag-monitor po sa mga dumarating na mga galing sa ibang bansa. Yung nga lang, talagang hindi ho natin mapipigilan dahil Disyembre po ngayon, marami ho talaga mag-uuwian. Yan ho ang ating, well, hindi ho natin masisisip kung ilang taon na ho silang hindi nakaka-uwi. Baka yung iba rin, nagkanda delay na yung uwi, nakailang rebooking na yan sa mga airline. At ngayon ay pagkakataon na dahil nga medyo maluwag. Pero ingat pa rin ho tayo ha, ingat pa rin ho tayo. Hindi pa ho tayo, we're not yet out of the woods. Ika nga, no? Hindi pa ho tayo medyo nakakakalas sa tanikala po nitong pandemya nito. Mag-ingat pa rin ho tayo, lalo-lalo na ho ngayong magti-Disyembre. Sunod-sunod ang party, kaya nga, naku, medyo pag mga pagtitipon-tipon talagang nagdadalawang isip ako. Mabuti na ho siguro yung nag-iingat para wala hong, di ba, at the end of the day, mabuti na rin ho siguro yun. Pigil-pigil muna. Anyway, tayo ho'y, siyempre, mamaya ho, tatanggap tayo, second portion ng ating palatuntunan. Tatanggap tayo ng mga report. Yes, magtawag ka mamaya pagkatapos po ng ating kakapanayamin ngayon. At kapag tayo po'y pinalad, iba, kandidato man, pero gusto kong pag-usapan medyo light. Medyo out of politics dahil matagal pa ho yan. At wala ho tayong pag-uusapang mga ganito-ganito, ganun-ganun. I mean, you know, this people has the right to be asked about the, hindi naman personal, kundi ano ka? Anong ginagawa mo pag umaga? Ikaw ba'y nagsisipilyo? Ikaw ba'y nagkakape? Tsokolate? Hindi ka ba uminom ng kape? O tsa? O ikaw ba'y nag-ahardin? Ikaw ba'y nung maliit, pinapalo ka ng nanay mo pag nagkakamali ka? O hindi ba? Nung maliit pa ang anak mo, pinapalo mo? Yung mga ganun, hindi ba? Alam nyo, natatandaan ko nung araw. There was this program, I think, in Channel 9. Ha? Hindi ako nagkakamali. In-interview po si Pangulong Ferdinand Marcos. Wala hong ano, walang politika. Ewan ko kung a long time ago.
Mr. President, meron ho ritong caller. Bata, gusto ho makipaglaro kay Bongbong. Paano ho ba yun? I think pinasundo sa PSG ng Pangulong Marcos yung bata at dinala sa Malacanang. Parang ganun. Kagaya nung one time, narinig ko rin si Enrile, ano ginagawa ninyo pag umaga? Eh, naghaharapin ako, nag-ano ako ng halaman. Mga ganun ba? Parang hindi ba? Makita naman ho natin yung the other side ng isang tao. Hindi lang ho dahil siya sa kandidato. And we will do this from time to time until election day. Di ba? Until bago ho mag-election, kukunin natin, i-schedule po natin isa-isa yung mga taong yan na nagbabalak pong umupo sa pwesto. Maganda ho yun eh. Tama na muna yung mabibigat na issue. Unang-una, Friday po ngayon. Pangalawa, Disyembre po ngayon. Pangatlo, may hinaharap tayong problema. Medyo kalas-kalas muna tayo sa mabibigat na usapin. Di ba? Yan ho eh, misa nakakagaang din ho ng loob yan. Ano? Pag matatata ko, power mind. Siyempre, marami po tayong iniisip. Marami po tayong inaalala. Siyempre, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating pong sitwasyon sa buhay. Na sana nga ho eh, matapos na ho itong mga problema kinakaharap natin. Yan ho ang pinakamagandang mangyayari dyan. And I think the government will do its part and it is doing their part para ho talagang mapigilan itong pagkalat na naman itong bagong variant na to. By the way, kahapon po, congratulations sa DOTR kay Secretary Art Tugade. Ang Pangulong Duterte ho ay nagbubusi na doon kahapon. Gusto mo driving yung MRT ni Pangulo. Nakita nyo, umupo doon sa cockpit ba tawag doon? Umupo at nagbubusi na po doon ang Pangulong Duterte. Tuwan-tuwa ho siya na talaga naman hong world class. Napakaganda, napakaganda. Pero sana, Secretary Tugade, yung tatak na MRT-7, nilagyan nyo ng, ano, ng Philippine flag. Nilagyan nyo ng Philippine flag, di ba? And of course, kudos, saludo po tayo kay Don RSA, Ramon Ang. Talaga naman siya ho ang dahilan nitong napakagandang MRT na to. Not to mention yung iba pa niya mga project, yung airport and other things. Babalikan ho natin yung mga isyong yan. Pero siyempre, priority muna tayo. Report, Radyo Patrol, Ayo Pangko, Patrol 5. Makulimlim, pabor na pabor sa bumbuna natin yan. Aya. Baring Mick, magandang umaga sa ating mga kababayan. Nasa mahigit 4,000 katao ang nananatiling stranded ngayon sa mga pantalan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa patuloy na pananalasa ng bagyong Odette. Sa datos na inilabas ng Philippine Coast Guard, nasa 4,456 na pasahero, driver at cargo helpers ang stranded sa mga pantalan sa Bicol Region, Northeastern Mindanao, Eastern Western at Central Visayas. Nasa 2,083 rolling cargos, 87 vessel at tatlong motorbangka ang apektado ng biyahe at stranded pa rin sa mga nasabing pantalan. Aabot naman sa 278 vessel at 168 motorbangka ang pansamantalang hindi pinayagang bumiyahe at nakikisilong na lamang sa ibang pantalan na hindi apektado ng bagyong Odette. Kaugnay nito, patuloy na nakamonitor ang Philippine Coast Guard sa mga nabanggit na pantalan, gayon din sa iba pang biyahe ng mga barko sa ibang pantalan sa bansa. It is Patrol number 5 by Iupangko ng ulat sa Impelmento ng Lakas, DWIC. Thank you, paring Iupangko. Mula po dyan sa lungsod ng Maynila. Update po tayo mamaya. Tatanggap po tayo ng mga report. Ha? Philippine Coast Guard, very busy yung sila ngayon. At, you know, we would like to... Of course, to praise Philippine Coast Guard, sila po ay at the helm kapag ganitong mga panahon. At maganda nga ho ang ating mga kababayan, automatic na ho yung kanilang pagiging pag-iingat eh. And of course, with the help of the authorities ng ating mga frontliners, Philippine Coast Guard, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, ang mga LGU, talagang tulong-tulong po sila para ho talaga mailigtas ang ating mga kababayan pag naman talagang hindi natin maiiwasan. Meron at meron hong i-evacuate eh. Meron at meron hong dadalhin sa mga evacuation center. At sa ganang panayam po natin sa NDRRMC kay Ginoong Mark Timbal, ay kompleto naman po ng ayuda ang ating mga evacuation. Yung po ang importante ron eh dahil I would like to think na it will be for a while bago ho maibalik ang servisyo ng kuryente dyan ho sa mga talagang devastated nitong si bagyong Odette. Matindi ho itong bagyong si Odette until to the point na nag-signal number 4 sa ilang lugar. Talagang napakalakas ho. At any rate, alam niyo naman ho ang Pilipino, mabilis ho nakakabawi yan eh. Mabilis ho nakakabangon yan eh. Hindi ho ang Pilipino, madapaman eh, bangon ho kagad yan at laban po ulit. At sana po mag-ingat po kayo
dyan sa mga lugar na sinalanta po ng bagyo, maging ang ating kagawad ng mga local government units. I know, wala pa po mga tulugan yan. Hindi pa huwalos na tulugan yan. Last night, I was monitoring ito kong Bohol. Eh, gabing-gabi na, si Governor Art Yap, nasa munisipyo pa rin na nagmumonitor ng kaganapan. Eh, matagal-tagal ho yan. Ang National Grid Corporation of the Philippines, marami ho silang mga tower na napinsala, and it will take time. Dahil syempre, hindi rin ho nila isusungong yung kanilang mga tauhan para po magkumpune at the height of the storm. That cannot be. That will never be. That shouldn't be. Hindi ba? Dahil delikado rin ho. Tao lang ho yung mga yan. At naku, mahirap na ho. Napakarami na ho po no, mga binuwal. Dito po sa pinakahuling monitoring natin, kahapon nga ho, kahapon ng hapon, top story ho sa CNN International, ang ating pumbasa because of this Typhoon Odette. At sana ho'y umalis na ho itong si Typhoon Odette at maging huli na ho ito for this year. And of course, for the years to come, huwag na ho sanang makaranas pa ho ng ganyang kalulupit na bagyo. Yung bagyong si Odette. And by this time, siguro nag-assess na ho ang mga local government at sana nga ho panalangin natin sa ganitong oras ay medyo bumuti-buti na ho ang panahon sa mga lugar na yan na talagang pininsala po nitong si Bagyo si Odette para sila ho'y makausad na. Alam nyo, mahirap po kahapon yung height of the storm eh, nag-landfall ng 1:30, nag-landfall ng 3:30. Ang pinakamahirap po doon, yung kasagsagan ho ng bagyo, inabot ho ng dilim, inabot ho ng gabi. Yun ang pinakamahirap doon. Ang hirap po kumilos doon, ang hirap po mag-operate doon. Diba? Lalo-lalo na ho sa mga taga-local government unit, eh, ang hirap po mag-operate noon. So sana ho, eh, patuloy lang po tayong makipagtulungan sa ating mga otoridad. Talagang napakarami ho natin mga kababayan na kung ilang daan libo na yung in-evacuate na yan. And it's a good thing, alam na ho, hindi lamang ho na mga mamamayan ang gagawin sa mga typhoon-stricken areas, alam na ho ng LGU kung ano ang kanilang gagawin. Kaya maganda ho. Hindi ba? Ika nga, two heads are better than one. Nagtutulungan po sila. Alam mo nila, bawat isa ang kanilang gagampan ng papel. Kaya you see, so far, sana magtuloy-tuloy, zero casualty. So far, based on my monitoring, kaninang umaga, mga alas 7:30, zero casualty pa ho. Sana ho, magtuloy-tuloy na yan. At wag na ho magkaroon ng pinsala sa buhay po ng ating mga kababayan. At talaga namang grabe. Grabe ho yung inabot na karanasan ng ating hong mga kababayan dyan ho sa bagyong si Odette. We will be receiving more reports in a while. At syempre, nag-i-establish lang ho ng contact yung ating kakapanayamin. Ano? And siguro, dun po sa ibang mga, you know, nagpapalak-palak po mesto, i-schedule po natin yan. Tingnan natin kung kakayanin. Konti lang naman yan until bago magpasko. Makakunan natin ang mensahe no para sa kanilang mga tagahanga, taga-suporta at siyempre po sa taong bayan na naniniwala po sa kanila. Wala ho tayong pipiliin dito. Babalansihin ho natin ito. Di ba? Pwede natin lagyan ng title yan eh, you na ba? Di ba? Is it you? Mga ganun. No? Talagang medyo pani ng konti. Huwag tayo masyadong maging seryoso. Marami na hong dahilan na para maging seryoso tayo. Pero once in a while, you know, we have the right to smile, we have the right to laugh, and we have the right to move on, we have the right to be happy. You know? Paunti-unti lang ho, itignan ho natin kung ano ang may o-offer nila. Bagamat, alam nyo, kung magkamisan parang hindi rin ho ba kayo nagsasawa na pag ang isang tao, kakandidato, babanata ninyo. Pag ang isang tao, kakandidato, babanata ninyo. Hindi ho ba nyo gusto na makita natin yung other side niya? Hindi ba? Parang, sige, give na yun eh. May mga ganong issue. At hindi naman ho nawawala yun eh. Sa ating pumbasa kapag dumarating ang eleksyon. To the point na, naku, yan ang pumatay kay Jose Rizal eh. Kasalanan niya, kaya namatay si Jose Rizal eh. Kasalanan niya, kaya nagka-revolution. Yung mga ganon, parang, iba na nakakaumay na. Parang, teka muna, sino ba itong kakandidato to? Eh, ikaw ba nung araw gumagamit ka ng tabo pag naliligo ka o shower ka agad? Hindi naman basically ganun, ano? But you know, make it a little light for them. I'm sure these people, yung mga tumatakbong yan, whoever he is, mabigat ho sa kanilang loob. Look, like for example, ang putihing senador, Bongo. Hindi ho kaya ng kanyang katawan, kumukontra ho ang kanyang katawan at kaisipan. He is a very honest man. Tinanggap po niya, hindi ho siya tatakbo.
Di ba? Yung Willy Revillame, classic example. Yun ang taong talagang anong paay, nakatungtong sa lupa. Na hindi ho tumataas ang ihi ng mamang yun. Matagal ko na hong kakilala yun. Hindi ko ho kaya yan, Mr. President. Hindi ho para sa akin yan. Hindi ho ako abogado, Mr. President. Di ba? Nag-ano siya? He politely declined to the offer of the president na siya'y tumakbong senador. Si Willy Revillame. Mas nanaisim pa niya, siya po'y talagang all smile kapag siya po'y nakakatulong sa ating mga kababayan sa papangitan po ng kanyang palatuntunan. It goes with Senator Bongo. No? Mahirap yung pilitin mo yung sarili mo pag medyo may nararamdaman kang hindi naaayon sa gusto mong gawin. Mag-isip ka ng dalawang beses, tatlong beses, baka sakali next time. Ika nga there is this thing that you call better. Go away, tapos pagdating ng huli, magsisisi ho kayo, tatalong po na lang ho kayo, may maapektuhan po nun yung inyong mga taga-supporter. Di ba? Ang masyadong tatabla nun, yung inyong mga taga-supporter na medyo malulungkot. Di ba? Antimano, maaga pa lang, sabihin nyo na, I think this is not for me. I think this is not yet. It's not yet the time. Di ba? So, we will find out. Kung yan ho, basta ang sabi nga ho nila, let the people decide. Talaga may kasabihan ho tayo, kapag ang bunga ho hinugnat, matamis na, pipitasin ho yan. Gagawin ho lahat ng paraan para yan ho'y mapitas sa puno, yung mga bunga matatamis at yung mga bunga mga hinugna. Alam nyo, minsan may mga mangilan-ngilan tayong kababayan na gano'n ng ugali. Di ba, na imbis na ikaw ay itulak pataas, ikaw ay hihilahin pababa. Hindi ba? Kaya minsan marami ho sa atin ng marami ho sa atin ng bumabagsak ang internet. Sige lang, medyo bumabagsak ang internet at tayo ho may backup na telepono just in case na magtuloy-tuloy itong pagbagsak ng internet. Ano ba ang service provider natin? Minsan, madalas na, no? Lalo na ho ngayon, di ba last week naging pangit ang signal ng Globe? Lalo na ho ngayon, very busy ang mga tao. Marami ho talaga ang nangangailangan ng komunikasyon. Expect for the worst. Expect that from time to time, magkakaroon ho ng problema ang ating telcos. Magkakaroon ho ng problema ang ating signal. Asahan nyo na ho yan. Hindi ba kapag Valentine's Day, kapag may malalaking okasyon, bagong taon, Pasko, or mga malalaking pagdiriwang, talagang nagkakaroon ho ng problema ang ating mga service provider. And you know, that is given dahil hanggang ngayon talaga pinaka-poor ang servisyo po ng ating communication service sa maraming bahagi po ng Asia. Kaya asahan na ho natin from time to time, di ba, magkakaroon ho ng problema ang ating komunikasyon. Remember the last time, hindi ka makapag-text, hindi ka makapag-tawag, hindi ka makatawag? Nakakalungkot ho yun, ano? Paano ho yun? Lalo na ho ngayon, may kalamidad. Meron hong bagyo. Kailangan ho ng mga tagalalawigan, lalo-lalo na ho yung mga taga-ibang lugar ng komunikasyon. And it's a good thing, by the way, naalala ko, ang ilang pong mga malls sa mga lalawigan, banggitin natin. Dito, binabanggit ho namin kasi gumawa ho ng maganda. Hindi ba? Yung iba, ayaw banggitin eh. Kaya hindi malaman kung anong tinutukoy nila eh. Di ba? Ang SM yata, nag-provide ng libreng parking, libreng charging sa mga kababayan pong apektado ng bagyo. Yung mga SM dyan sa mga lalawigan. Di ba? Yung mga ganun, dapat binabanggit yun. Hindi ba? Isang mall, ganito-ganito. Kung doon ka nakatira malapit pa, kung saan yung mall na yun? Baka kailangan ako umuwi, malapit kaya sa... Ayaw nilang banggitin. Gusto muna nila, Yadba. Yadba muna. Di ba? Yun ang gusto nila, Yadba muna. Mahirap po yun. Mahirap po yun na hindi ho natin binabanggit. Let us be definite. Di ba? Ilang beses ko na ho sinabi ito. Reporter, may sunog. Dito sa barangay ganito, zone ganito. Saan yun? Hindi natin i-pinpoint kung saan yun. Kasi kung ikaw ay tiga ron, mag-worry ka. Naku, saan kaya yun? Taga dito, taga doon ako. Baka malapit sa amin. Bakit hindi nyo ho banggitin? Di ba? Yung mga... Naku, ewan ko. Ewan ko sa ibang mga mamamahayag natin. Ha? Hindi ko naman po nila lahat, di ba? Nagkaroon ng malaking sunog dito po sa barangay ganito at sa zone ganito. Saan ho yun? Saan ho yung barangay na yun at yung zone na yun? Hindi naman ho tayo, aminin ho natin, kahit hanggang ngayon, hindi pa ho tayo bihasa sa mga barangay, zone na yan. Hindi ba? Ako, memorize ko barangay namin. Pero, you know, yung iba, paano yung iba? Hindi ba? Yung mga hindi ho bihasa sa mga ganyan. Banggitin ho natin. Wala.
kailangan ho ba laging pera-pera usapan? Banggitin ho natin, di ba? And I would like to salute yung mga malls na ganyan. Na kapag yan, yung SM, na babalita na nagkaloob ng libreng charging, libreng overnight parking, dun ho sa mga lugar na binaba. Actually, dito sa San Lazaro SM, ginawa ho dati yan eh. I forgot, yun yata ang habagat yun. Nag-provide ho sila ng libreng parking. Tulong ho nila yun. Yung mga ganun, di ba? Nakakatawa, di ba? Nakakatawa. And I think maraming malls ang ganun. Ano? Maraming malls ang nag-offer ng mga service-service na yan. Hindi ho yung hindi, kailangan bayad muna. Hindi, kailangan ano muna. Hindi ho ganun. Hindi ho ganun. Kailangan ho eh, kapag ganitong mga oras at panahon ng kalamidad, kailangan ho tayo magtulong-tulong. Abay, napakabilis ho ng oras, 10:30 na. Ako yung magpapalik, huwag kayong aalis. Ito ang servisyon lupo sa 882. Ako po si Victor Leon Lima. Servisyong lubos sa 882. Servisyong lubos sa 882. Tignan ho natin kung makakakuha tayo ng communication sa mga lugar ho na apektado nitong bagyong si Odette. At we have given them time para ho maka-establish ng contact. Talagang napakahirap po. Ang hirap po tumawag. Lalo-lalo na po, I think, Bohol, Cebu. I think, papuntang Palawan yung bagyo, no? Papuntang Palawan, no? Naku, napakarami yung flights na cancel. That piece of advice. Kung kayo ho may mga flights ngayon at alam nyo ang mga lugar na pupuntahan nyo, itinamaan po nitong si bagyong si Ude. Eh, mangyari po, tumawag muna kayo sa inyong mga airline. Di ba, alamin po ninyo kung tuloy po ang biyahe, hindi po kanselado. Eh, kailangan po ninyong malaman yan dahil sayang po yung biyahe ninyo, lalo-lalo na ho kung kayo yung manggagaling ng malayang lugar. Papunta ho kayo ng Ninoy Aquino International Airport. Tawagan po ninyo yung inyong mga airline para malaman po ninyo kung ano ang dapat nyong gawin. Kung paano ho mag-rebook, paano ho kumuha ng ibang flights if ever na magkakaroon ho bukas or the day after tomorrow. Dahil mahirap po yan. Mahirap pong pumunta dyan sa mga airport na yan. Kapag ako lalo na ho yung mga wagwi weekend sa mga resort, ano, tinamaan pa naman ni Cebu, Bohol, yan po yung mga Palawan, di ba? Paano ho yung mga booking nila? Eh, palagay ko naman, maintindihan naman ng resort yan. But you know, it will be an overlapping of bookings. Kapag hindi ba, yung for this week, i-rebook mo next week. Eh, paano kung, okay, ayaw mo na, Paul. Hanap tayo ng ibang diversion yung ating mga reports na tatanggapin from different parts of the country, lalong-lalo na ho yung apektado nga nitong bagyong si Odette. Remember ha, meron pa ho tayong pandemic. Huwag ho tayong masyadong magpapakakampante. Sabi nga ho ng Department of Health, hindi pa ho oras para magkakampante. Kaya nga ho itong alert level 2 in-extend pa hanggang December 31. At yan po mga pagtitipon, ano? Eh wala, hindi rin yun naman masisisi yung ibang mga opisina na siyempre gusto rin nilang matagtag ng konti, gusto rin ho nilang ma-ano ng konti, makangiti ng konti, makatawa ng konti. Alala ko yung mga Christmas party, no? By this time, talagang mga usap-usapan na ng mga empleyado na kung ano kaya mapapanalunan ko sa raffle yung mga ganun. But you know, sa akin naman ho, hindi ko naman ho sinasabing dapat ganito rin ang opinion ninyo. Dahil hindi ho dapat gano'n. Na kung ano opinion ko, hindi ho. Sa akin lang ho. Ah. Nandyan lang naman ho ang Pasko, hindi naman ho aalis yan. Nandyan naman ho ang pwede naman ho gawin ang pagtitipon even after Christmas eh. Eh, di ba? Kaya tayo ho, ang asikasuhin ho natin, sana ho makahulagpos tayo dito po sa sitwasyon na kinaroroonan natin. As a matter of fact, it's not... Hindi lang ho sa Pilipinas yan, sa buong mundo. Nakikita naman natin, ano? Sa buong mundo nga, buti hindi tayo gumarating sa ganung punto na talagang nagwawala ho ang mga tao pag inulit mo yung restriction, pag inulit mo yung mga lockdowns, nagwawala ho talaga ang tao at mga nagkakagulo, nagkakasakit. Ano? Wag naman ho. Ang gobyerno naman ho, wala naman hong iniisip yan, kundi kapakanan ho ng mga constituente nila. Yan ho ang pinaka-importante rin. At, you know, gawin din ho natin ang bahagi natin, ha? Magpabakuna. Doon sa mga lugar na hindi tinamaan ng bagyo, tuloy po ang bakunahan. Go ahead. Magpabakuna ho tayo. Magpa-booster shot ho tayo. Ang balita nga, mukhang pinag-aaralan na rin ho ng World Health Organization, ito hong pagsushorten ng period ng pagsasaksak ng booster. Well, because of this Omicron variant and other probably wala na po sana,
kung meron man, there would be other variants to come. Diba? Kaya sabi nga ho ni Undersecretary Mirna Kabutahe, talagang ang kadalasang tinatamaan, may tinatamaan pa rin ho kahit bakuna to. Pero hindi ba, iba na rin ho yung may bakuna kayo, may konti kayong depensa. Meron kayong konting isasangkalang laban po sa mga pandemang yan. Yung pong pinaka-importante sa lahat. At hindi ho tayo magpabaya sa ating katawan. Siyempre, ang pag-iingat, di ba? It cannot only be booster, but you know, self-regulation, self-discipline. Ingat po tayo. Ingat sa pagkipagtipon, ingat sa paano. Go ahead. Wala hong masama doon. Hindi ho natin sinasabing masama yung magtipon-tipon. But you know, nandun ho palagi at the back of your minds na hindi mo na pwedeng all out. Hindi mo na pwedeng ganun-ganun. Di ba? Kasi alam nyo, ang problema ho dyan, kung magkamisan, pag nagtipon-tipon, nag-inuman, pag mga nakainom na ho yan, nakakalimutan na ho yung dapat yung ginagampan na nilang papel. Di ba? Doon ho nagkakaroon ng tsyambe. Ika nga, doon ho nagkakaroon ng tsyambe. Ayokong pag-usapan ng politiko, ayokong pag-usapan ng anumang may kaugnayan sa eleksyon. Darating at darating ho yan. Elections will be around the corner sooner than we think. It's going to be on May 9, ano? Tama, May 9, ano? Ang eleksyon. At let the people decide. Let the people decide. Yan ho ang pinaka mata ng halalan, ika nga. Mata ng halalan, 2022. Ang taong bayan, ang mga botante. Sila ho ang epicentro ng halalan. Hindi ba? Without these voters, without these people, wala hong mailuluklo. So sila po ang talagang mata ng halalan. Ang ating pong mga kababayang botante. And it's a good thing, napakarami hong nagparehistro. Napakarami po ang talagang interesadong makilahok dito po sa May 2022 presidential election. Napakarami po. Napakarami po nang nagpakita ng kanilang interest na magkaroon po ng bahagi sa halalan na yan. And congratulations sa Commission on Election. I think na idaos po nila ng maganda ang voters registration. Marami po ang rumisponde. Marami po ang tumugon sa panawagan po na magparehistro. Ginamit po nila yung extension ng pagpaparehistro nitong ating mga kababayan. Hindi ba? Very good, very good. Congratulations sa mga botante ho natin. Hindi ba? Alright. Sino? Sino? Ah, yun, si Mark Timbal, ha? Ito, importante ho ito, eh. Pagpaumanin po ninyo, talagang araw-araw kukulit natin. Ginong Mark, good morning! Sir Vic, good morning po at sa lahat po ng mga kasamahan natin dyan sa ating himpilan at mga kababayan po abot ng broadcast natin. Good morning po sa lahat. Update, Mr. Timbal. Ginong Mark, update. Yes, sir. Tuloy-tuloy po ang monitoring ng NDRRMC tungkol po sa ongoing na operations natin for Typhoon Odette. Dyan po sa iba't ibang mga lokasyon sa Kabisayaan at Mindanao na naapektuhan po nitong bagyo. As of this morning's reporting po, umabot na po ng 332,855 katao ang na-preemptive evacuation po natin mula dyan po sa Region 6, Region 7, Region 8, Region 9 at Caraga. Ito po yung mga galing sa mga communities na na-identify as flood-prone and not flood-prone, pati na rin po yung mga exposed sa ating possibility ng storm surge. 205 evacuation centers po ang ginagamit natin as of this time. At ito po mga kababayan po natin ay nasa ilalim ng pamamahala ng ating pangangamahala at pangangalaga ng ating mga local government units. May ongoing search and rescue operations din po dun sa mga areas po na inabot ng baha. Sa Nimpuersa po ang ating local disaster responders na mula sa ating mga local government units, kasama yung mga uniformed services natin, AFP, Philippine Coast Guard, PNP, and Bureau of Fire Protection. Ang hinanda po kasi nating search and rescue complement po as of yesterday's counting is nasa 3,600 search and rescue teams na ready for deployment to support the local efforts po sa ground. Nakatanggap din po tayo ng ulat na 62 municipalities po ang ka-experience ng power outages dahil po dito sa bagyo. Alam niyo naman, Sir Vic, on a normal base, normal procedure po na kapag ganito may bagyo, sasadyain po magpatay ng kuryente po para maiwasan po yung madisgrasya ng electrocution pag napatid po yung power. Pero we received information po coming from our friends from the National Grid Corporation na may mga areas po na unavailable po ang power doon sa location
specifically dyan sa may isla po ng Bohol, nagkaroon po ng power interruption, unavailable po ang linya province-wide. Meron din po tayong na-receive na info na yung ating mga kababayan po in Biliran Island ay may power interruption din, island-wide po yan. And then we also have power interruption notices sa Camiguin and Surigao del Norte. Meron mga areas naman po na may parts na normal ang takbo ng kuryente. Meron naman din po na parts of the provinces have power, iba naman po na wala. Meron po patay hindi sir, meron pong parte ng mga probinsya na normal ang power distribution. Meron naman pong iba na walang kuryente dahil po na damage ng bagyo itong mga linya. At sa pakikipagtulungan po ng ating mga local power cooperatives, sa magsisimula na po ang pagkukumpuni paglipas po nitong sama ng panahon. Kung mapapansin nyo rin, Sir Vic, we are receiving info through social media na meron tayong mga kababayan na hindi daw ma-reach yung kanilang mga kamakamalaman. Yun ang itatanong ko eh. Yun ang itatanong ko. Meron pa ba mga lugar na hindi naaabot? So far, sir, between disaster managers, wala tayong problema sa komunikasyon. Kasi may satellite tayo, satellite technology, landline, and radio communications kung hindi maging available ang mobile telecommunication signal. Pero dahil naapektuhan nga po yung mobile telco signal dyan sa mga areas na yan, in Cebu, in Surigao provinces, and in Surigao area, if I'm not mistaken, hindi po makontakt ng ating mga civilian population yung kamag-anakan po nila doon. But we are informed na po ang mga telco natin of this this information. Kaya po yung paghahanda po para sa pagkukumpuni ng kanilang mga servisyo po dyan ay nakakasana at hopefully po on the way na po yung pagsasaayos niyan, lalo na po pag umigil na po yung panahon in those areas. Sa inyong monitoring, Ginoong Mark Timbal, ano ang medyo talagang napinsala ng husto? Parang maganda ho yata ang balita, no? Wala tayong casualty, so para sana wala. So far, sir, wala pa tayong officially counted casualties dito sa Operation Center. Pero po, nakarating na po sa atin ang balita na meron po tayong isang kababayan na nabagsakan ng puno dyan sa bukid noon. At may dalawa din po na-injure related to that incident. Ito po ay kinukumpirma pa natin kaya hindi pa po natin dinideclare to as official casualty. Meron din po mga balibalita na meron daw po dyan sa Panay Island na nagdisgrasya din tayong kababayan. Also because of falling debris, mga blunt force trauma ang nangyari sa kanilang cause of death. But we're still verifying those details. Hopefully po hindi na madagdagan or sana po nasa mabuting kalagayan talaga itong mga ito. But we're waiting for the official report po for those reported incidents. Yes, sir. Kamusta po ang inyong information regarding na mga tower ng kuryente, particular ang NGCP? Ay, yun nga po kanina, Sir Vic. Yung NGCP po ang nag-ulat nung situation na yun na may mga island-wide and province-wide na mga pagkapatid po ng kuryente. Alright, sige. So ngayon, I think hindi pa rin ho kumpleto dahil may mga binabayo pa eh, no? Medyo mahirap pa rin ho mag-gather ng information for that matter, Ginong Mark. Totoo po yan, Sir Vic. Ang bilin po natin sa mga search and rescue teams po natin and our disaster managers, focus po muna tayo sa pag-responde doon sa mga kababayan natin na kailangan ng tulong. Kapag medyo humupa na yung kanilang pag-search and rescue, etc., saka po nila iulat sa amin yung mga numbers of accomplishments po nila and activities done. Mas mahalaga po na matulungan yung mga nangangailangan doon sa ground kaysa po mag-ano pa sila ng oras na makipagkwentuhan pa sa amin muna dito for those reports. But we are getting steady reports coming from our disaster councils naman po. So okay din po ang nangyayaring palitan ng ating impormasyon. Oh, I'm sure yung mga reports ninyo, very sketchy pa yung iba, no? Hindi pa natin pwedeng i-finalize yan dahil yun nga, meron pa rin mga lugar na talagang masamang-masama pa rin ang panahon hanggang ngayon, ano, as we speak. Bagamat ibinabana po yung iba from signal number 4, naging signal number 3 na, but still it remains to be a typhoon. Tama po kayo dyan, Sir Vic. At ang paalala po sana muli natin sa mga kababayan natin, masama pa rin po ang panahon. Ang dapat po ay mag-stay indoors pa rin sa loob ng inyong mga tahanan o sa evacuation centers.
delikado po na matamaan tayo na manaliliti para mga bagay na bit-bit po nitong bagyo. Ayaw po nating madisgrasya mga kababayan natin. At Sir Vic pala, may mga napabalitaan tayo na mga, may nakikita din tayo ng mga videos na mga supposed evacuation centers kung saan nagsisiksikan daw po yung mga tao at hindi nag-face shield, face mask or face mask. Ang ating pong paalala po dyan sa mga kababayan po natin, gustong-gusto po natin na masigurado ang inyong kalintasan laban po sa bagyo. At isa po sa intensyon namin ay huwag masayang yung pagkakaligtas sa inyo against sa bagyo dahil lang magkakasakit kayo ng COVID-19. So, sundan po natin yung mga protocols na yan ng ating local health offices, ng mga camp managers natin. Mag-face mask po tayo at observe physical distancing pa rin. At ito po ang panawagan din natin na ipatupad po ito patuloy ng ating mga kasamahan po dyan sa localities. Perfect. Siguro sa ganitong panahon, Ginoong Mark Timbal, dapat kasama ho sa ating ibinibigay ng mga kung anumang mga ayuda, samahan natin ng face mask, ano, kung may budget rin lang, di ba? Ay sir, kasama po talaga yan sa ating mga pinag-ibigay ngayon, pati hygiene kits at yung mga family food packs, mga malong, matutulugan, mga kababayan natin, kasama po yung mga yan sa ating supply. And of course, dun po sa ating mga kababayan, ang mga evacuees, they also should do their part. Diba? Yung self-regulate, iwasan yung pagdidikit-dikit. Diba? Hanggat maaari, hanggat kaya. Tama po yan. Ang susi po ng kaligtasan nating lahat dito ay yung pagtutulungan po natin at yung yung kooperasyon po ng bawat miyembro ng ating pamayanan. Kung nasa evacuation center man o nandun sa kanilang mga kabahayan. All right, sige po. Ginoong Mark Timbal, we'll be calling you again from time to time. Salamat po. Mag-ingat po kayo. Thank you, Sir Vic. Ingat din po tayong lahat. Good morning po. Ingat pa rin, ho. Ingat-ingat po tayong lahat, ha. Siguro dun sa mga lugar na hanggang ngayon, masama ang panahon. Huwag kayo masyado magtitiwala. Kung maya-maya, sumikat po ang araw, uminit. Huwag muna. Timplahin nyo munang mabuti. At higit sa lahat, makikinig po kayo sa mga legit ng mga news agency. Mga legit na radio station, TV station, newspaper, doon po kayong makikinig. Dahil yan po yung mga tunay, ang binabalita po niya. Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa social media. I-double check po ninyo, i-verify po ninyo para po malaman natin kung anong tunay na nangyayari. Si Ginoong Anthony Damalario ng PDRMO Bull. Ginoong Anthony, maganda umaga po. Big Lima. Good afternoon, Sir Vic. Yes, sir. Good afternoon sa listeners din natin, sir. I think that's the first time na nakaranas po ang Bohol ng signal number 4, Mr. Anthony. Ito, sir, we confirm the first in recent history in Bohol to experience a very severe tropical storm, signal number 4 for the entire province of Bohol. Mm-hmm. Ano ho ang sitwasyon as we speak now? Ano ho naging sitwasyon kahapon, kagabi, kanina as we speak now? Kamusta na ho kayo sa Bohol? Yes, sir. Right now, as you speak, Bohol is in a total blackout. Walang power. We're trying to save batteries in our cell phones. The governor right now is in Lobok, sir, trying to lead rescue operations. Nung buong bayan ng Lobok is flooded, is underwater. And Gov right now is on site. Some of our key council members are at our command center. There's a hard time of getting reports coming from the other towns because of the total power blackout. There's still no word until when we can have a restored power supply. But we're trying our best. We're trying to seek help from national government agencies. It's a worse thing that has happened in Bohol with Typhoon Odette. Umapaw ba yung Lubok River? Yes, sir. Overflowed yung Lobok River. Even the municipal hall, the church, the police station, all underwater. People right now, as we speak, are still on rooftops. And we're having emergency response teams get to the area. It took time to get to the center of Lobok because of roadblocks. Ang daming puno, ang daming poste, electrical poles blocking our way. So it took several hours to get to the center of the town of Lobok. But right now, emergency response and rescue groups are right there. But as we speak, several people are still trapped sa itaas ng kanilang mga bahay.
Kawawa naman. Ibig yung sabihin, doon po sila nagpalipas ng gabi sa mga bubong. Tama, sir. The landfall was at 8 o'clock last night. Ang lakas talaga for a signal number 4. It was the first time, again, as I said earlier, for Bohol to experience such a great tragedy in our province. And right now, as we speak, a lot of people are out and trying to build back their damages of their respective homes. But again, the center, the focus right now is Lobok. Going through some other routes just to enter Lobok is so difficult, no, sir. Ang daming roadblocks. But again, as of I think 2 hours ago, our teams have reached. But again, we're monitoring the situation sa command center. And if we could use your radio program to seek help national government, to seek help from national government, especially for our military assets to come down to Bohol and partner with us in rescue operations for the entire province of Bohol. All right. Ginoong Anthony, mag-ingat po kay Rian. Good luck po sa inyo dyan sa Bohol. Sana po matapos na po yan at maisalba na po natin ang buhay ng ating mga kababayan. Ingat po, Ginoong Anthony Talmario, ha? Thank you, sir. God bless. Thank you po. God bless. Thank you. Thank you. Si Anthony Talmario, PDRMO ng Lalawigan ng Bohol, ha? Wow. First time in the history. Signal number 4. Lalawigan ng Bohol. Hindi na ho natin gagambalain si Governor Artiap. I think is in the middle of an operation para ho ligtas yung mga kababayan natin dyan sa Lubok. At tatawagan po natin ulit yan sa pagdating ho ng mga, well, makinig po kayo sa DWIC sa iba pang mga programa para po sa update ng mga kaganapan na yan. Si Mar Olite sa Batangas. Signal number 1 ba yan, Mar? Kasama ng Vic at marami na rin stranded na mga sakyan dito na hindi pinatatawid dyan sa bahagi ng Mindoro at Marinduque dahil nga malakas ang hangin dito kasama ng Vic at mabugso-bugso din itong ulan dito sa ating kinatatayuan sa Batangas. At sa bahagi din ng Quezon, ang dami na rin mga stranded dyan sa pantalan sa Lucena kasama ng Vic. Kaya ito yung naging sitwasyon din, napakarami ng mga kabayan natin ang nag-aantay na maging maayos ang panahon nga sa kagat. Signal number 1 din, itong bahagi ng Quezon at bahagi din ng Batangas at bahagi ng Mindoro kasamang Vic. At karagdagan dito ay nanumpa na kasamang Vic itong si ano, itong si Vice Mayor Ornales, Geraldine Ornales ng Lemery. Matatandaan mong namatay nga itong alkalde ng Lemery na si Mayor Larry Yarilio dahil nga sa sakit. Kaya nitong nakaraang Martes ay nanumpa na bilang mayor itong si Vice Mayor Geraldine Ornales bilang punong bayan nga sa munisipalidad ng Lemery. Kapalit nga ng namayapang si Mayor Yarilio M. Alilio, Mayor Yarilio, no? At kapalit din niya ay itong si Conciala Maria Hanali Bustos. Upakyat ito mula sa First Chancellor, siya ngayon ang Vice Mayor. Kaya girl power itong bayan ng Lemery ngayon kasamang Vic. Mga babae itong ating namumuno ngayon sa bayan ng Lemery mula sa matikas na Mayor Larry, pumalit mga babae na ngayon mula sa Bisyang Dang Mayor. At kasamay din ng kasamang Vic ang mga taga-bahagi dito sa DOST P-Box. At pinag-ingat dito ating mga kababayan na nasa mga laot na nag-aalaga ng piscages dahil nga sa masamang panahon. At tinitingnan din kung sila ay papaintulutan pang pumalaot dahil nga itong bulkan din ay nagkaroon ng maraming ulat ng tremor at panginig. Kaya bilang tugon nga ay naging maikiti ng RDMMC at ito provincial dahil nga sa paghanda kung ang bulkan man ay mag-alboruto ngayong panahon ng bagyo. So, naka-alerto ang ating mga otoridad dito sa lalawigan ng Batangas at sa karatig ng mga lalawigan dito sa kalabarsan kasamang Vic. So, yan ang ating balita. Mula rito sa signal number 1, bahagi ng Batangas sa Calabarzon. Marlene, nagulat pa si Pinang Maitonong Lakas, DWIC. Ako mag-iingat ho talaga tayong lahat, ha? Dyan ho sa Batangas, signal number 1. At sana ho, huwag na sumamalalo ang panahon dahil moving eh. Biro nyo, siyam na beses nag-landfall yung bagyo. Talagang matindi ho ang landfall noon. Palo ho talaga yun. Hagupit ho yun, yung pag-landfall na gano'n, ano? At ito ho'y, I think, pinakahuli. Mamaya po, ang tabayanan ninyo, no? Baka ma-monitor po natin yung latest bulletin ng PAGASA, which will come, I think, at 11 o'clock. Ihahatid po sa atin ng mga patrol reporter po natin yan sa DWIC para malaman po natin ang update. Lalo-lalo na po kung kayo yung mga taga-lugar, taga dyan sa mga lugar,
na alam po natin na binabayo po ng bagyong si Odette. Again and again. Paalala po. Meron po tayong pandemya. Diyan po sa kategoryang yan. Ingat na po tayo. Meron po tayong bagyo. Diyan po sa kategoryang yan. Lalo po tayong mag-ingat. Dahil konektado po yan eh. Lalo-lalo na po when it comes to evacuees, nandiyan po ang pagdidikit-dikit. Magiging makulito ako, magiging papaalala ko po ng ano. Hanggat maaari po, let us all be responsible. Of course, we have to save our lives dito po sa bagyo. But at the same time, we have to save our families, our community, ourselves from the pandemic. May pandemic pa ho. Meron pa tayong tinitignan na variant of interest, WWO. Pero again, ang masasabi ko, hindi ho tayo bibigyan ng problema ng pong may kapal kung hindi po natin kaya. At kapag hindi na po natin kaya, siya na po ang gagawan ng paraan. Kaya manalig po tayo sa kanya, pag-iingat, at again, ang lagi ko pong sinasabi, taus-pusong at taimtim na panalangin. Ako po si Victor Leon Lima. Mag-ingat po kayo. God bless the Philippines. Servisyong lubos sa 8-8-2.